F2, tinalo lang ang Creamline, nagdalawang sunod na talo na. Ayun, laglag sa semifinals. Nasabihan tuloy ang F2 na Creamline lang ang pinaghandaan. Subscribe for more great volleyball moments. Sa paghaharap nga ng F2 at Creamline na inabot ng 5 sets kung saan natalo ang Creamline ay lumaki na ang chance ng F2 na makapasok sa semis. Ngunit mukhang minalas nga ata ang F2 sa pagkapanalo nila sa Creamline. Ayon nga sa supporters, may Creamline curse nga daw na kapag natalo mo ang Creamline ay magsusunod-sunod na ang pagkatalo mo. Kung matatandaan, last 2021 PVL Open Conference kung saan natalo ng Cherry Tigo ang Creamline sa finals, ay minalas itong Cherry Tigo pagdating netong PVL Open at PVL Invitational Conference ngayong taon. Sunod-sunod nga ang pagkatalo ng crossovers kaya natawag itong mga itong Cherry Tigok. Ngayong reinforced conference nga lang ulit naging explosive ang Cherry Tigo at nagawa nilang makapasok sa semis. Sunod na nakatalo sa Creamline ay ang Signal HD Spikers noong PVL Invitational Conference. Ngunit ang Signal na talo lang ang Creamline ay nagsunod-sunod din ang pagkatalo ng mga ito. Tatlong sunod na talo nga ang nangyari sa Signal. Gayunpaman, nakabawi pa rin itong Signal sa dulo ng Invitational Conference dahil nakapag-uwi pa rin ang mga ito ng bronze. At ngayong reinforced conference nga, ang nakakatalo pa lang sa Creamline ay etong F2. At sa pagkatalo nga ng F2 sa Creamline ay nagdalawang sunod agad na talo ang Cargo Movers. Talo sila in 4 sets kontra sa Akari at Signal. Kaya naman ngayon, laglag na ang mga ito sa PVL at wala ng chance na makapasok sa semifinals. May isang laban pa naman ng F2 sa ligang ito at yun nga ay kontra sa Petrogas. Ngunit kahit manalo sila sa laban na yon ay wala na talagang pag-asa ang F2 na makapasok sa semis. Nasabihan tuloy ang team ni Chang Abi na pinaghandaan lang ang Creamline. Sa ngayon nga ay may 3 wins at 4 losses na itong F2. Nanalo lang sila kontra sa Army, PLDT at Creamline. Sabi tuloy ng netizens, magli-leave of absence na naman itong F2 dahil sa disappointing result nila sa PVL. Kung matatandaan nga ay nagloa ang F2 last open conference kung saan ay 6th placers lang sila. At ngayon nga ay nanganganib ang mga ito na maging 8 placers ngayon kung hindi nila matalo ang Petrogas. Narito nga ang ibang komento ng netizens sa performance ng F2 ngayong reinforced conference. F2 na Creamline lang ang pinaghandaan, not the lower teams kung saan mas natalo sila. The power of respect nawala, sad. Masyadong pinaghandaan at ibinigay ang best ng F2 against Creamline, kaya ngayon naubusan sila ng bala. Anyari, underestimated ang Akari? The Creamline after game curse. Cherry Tigo na nakadalawang talo after makalaro ang Creamline at ang F2 na muntik na makasama sa Final 4 pero natalo ng rookie team. Yung hindi ko maintindihan is that the F2 girls go into a bubble para sa training. They train twice a day together as a team. Yung import nila na si Stalzer ay nakapaglaro na kasama sila, pati na din si Mao. Bakit sila hindi effective as a team? Napag-iiwanan na sila ng ibang teams. Bawi na lang kayo next conference F2. Well, ang tanong, kung sasali nga ba sila next PVL o magli-leave of absence ulit? Abangan!